Wala pong katumbas na ligayang hatid ng mga supling sa buhay ng mag-asawa. Pero sa mag-asawang Raymond at Mary Grace, ang kanilang tuwa pagdating ng panganay nilang si Baby Angelo, nahaluan ng pighati at pangamba. Ipinanganak kasi siyang may nakaumbok na bukol sa kanyang likod. Bukol na banta sa kanyang normal na paglaki. Agad kaming nabihag ng taglay na karisma ni Angelo nang una namin siyang makita. Sino mag-aakala na sa likod ng kanyang matatambok na pisngi, masiglang pangangatawan at matamis na ngiti, may natatagong panganib sa kanyang kalusugan. Ang tawag namin doon is may yellow meningocil. Ibig sabihin noon, may hindi nag-form ng maayos yung kanyang spinal column o yung buto sa likod, kaya lumabas yung spinal cord o kaya yung tubig o balot ng spinal cord sa balat. So bumukol siya. Pakulangan ng folic acid at pangangalaga ng doktor habang nagbubuntis ang ina, ang karaniwang sagi ng sakit na ito. At dahil konektado ang bukol sa gulugod o spine ng bata, maaari raw maging lumpo habang buhay si Baby Angelo kung hindi maaagapan ang kanyang sakit. Kasi pag may mga naipit na ugat, yung maalisin lang natin yung pagkakaipit, kung ano man yung problema doon, maaaring bumalik sa normal yung baby. Pero syempre, therapy rin ang kailangan after the surgery. Si Baby Angelo ang unang anghel sa buhay na mag-asawang Raymond at Mary Grace. Kaya naman hindi naging madali para sa mag-asawa nang malamang may bukol sa likod ang kanilang panganay. Kaya sa sahok muna, minamahal kong anak ko ng baby ko po yung wala agad sa amin. Kaya gusto ko po maalis po yung bukol niya sa likod. Habang lumalaki si Baby Angelo, unti-unti rin lumalaki ang kanyang bukol sa likod. At sa bawat pag-iyak ni Angelo, damang-dama rin ng kanyang mga magulang ang hirap at sakit. Lagi ko po naisip baka kung ano mangyari. Halimbawa, sa higaan, biglang matusok, biglang pumutok, maraming natutuwa. Gusto ko buhati minsan, parang ayoko pa ipawa kasi baka biglang maano. Siyempre, hindi naman po nila alam na malaki pala yun. Biglang baka po paghawak, biglang maano yung likod niya, biglang pumutok. Ngunit tila kahit anong pag-aalaga ang ibuhos na mag-asawa, hindi pa rin ito sasapat para tuluyang mawala ang bukol na banta sa kanyang normal na paglaki. Ang sinasabi ko po sa ang araw ko po 3:15 lang, tapos ang sa pagsasahura na depende po sa kung may OT. Kulang po kasi sa pagkain, sa tubig, sa ilaw. Kaya ako lang naman po nagtatrabaho dito sa amin. Nananawagan po ako sa lahat ng tao, sana po matulungan niyo kami nang mapa-operahin yung anak ko. Kahit konting tulong lang po, malaking bagay na po sa amin yun. Malaman po yung anak ko sa amin. Mas mainam po para kay Baby Angelo kung matatanggal sa lalong madaling panahon ang bukol sa kanyang likod at sa tulong din ng therapy, maagapan ang tuluyang pagkalumpo ni Baby Angelo. Bigyan po sana natin siya ng pagkataong lumaki ng normal. Bukas po ang aming tanggapan para sa mga nais mag-abot ng tulong kay Baby Angelo. Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o saan mang sangay ng Cebuana Luwilier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com.